Isang mapagpalang araw po sa inyong lahat, mga kapatid, sa ating pananampalataya at sa lahat ng nais makipagdiwang sa araw na ito. Sa mga kasamahan po nating nakaantabay na sa Facebook, kumusta po kayo? Halina't magsama-sama po tayo ang sambayanan ng Diyos upang pagnilayan ang mga salitang maghahatid sa atin ng pinakamasayang balita sa pagdiriwang natin ng pinakamatayog sa lahat ng pagdiriwang ng ating inang simbahan. Ang Pasko ng muling pagkabuhay ng ating Panginoong Hesukristo. Ang ating pong pagdiriwang sa araw na ito ay pamumunuan ng ating makadiwang patnugot, Reverendo Padre Chito Bartolo, OFM Cap. Awitin po natin ang pambungad na himig. Kapatid ko kay Kristo, tayo ay magsimula ng ating pagdiriwang sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mga kapatid, sa Pasko ng muling pagkabuhay ng ating Panginoong Jesus, wala man tayong ginagawang misa sa simbahan, dala ng ating kalagayan sa kasalukuyan, pero hindi maaring hindi natin ito ipagdiriwang. Ang ating gagawin ngayon ay tinatawag na para liturgy of the Word of God, na sa pamamagitan ng mga salita ng Diyos at ating sama-samang pagmumuni-muni, pagbubulay-bulay, makikita natin, masusumpungan natin ang dakilang pagpapahayag ng kabutihan ng Diyos na sa kanyang muling pagkabuhay, dulot niya ang ating inaasahang pag-asa. Taglay niya ang pananampalatayang siyang magpapalakas sa ating lahat, lalo't higit sa ating hinaharap sa kasalukuyang buhay na mayroon tayo. Kaya kayo ay aking inaanyayahan na sa ilang sandali ng katahibikan, ihanda ang ating mga sarili upang ang Diyos na ating inaasahan na siyang muling nabuhay ay siyang patuloy tayong pagpalain at maging ganap tayong makatanggap ng kanyang biyaya at pagpapala. Thank you.
Manalangin po tayo. Ama naming makapangyarihan, ngayon binuksan mo para sa amin ang pinto ng kalangitan sa pananaig ng iyong anak sa kamatayan. Ipagkaloob mong sa pagdiriwang namin sa Pasko ng pagkabuhay, kami mabuhay sa pagpapanibagong dulot ng iyong Espiritu sa kaliwanagan ng buhay mo sa pamamagitan ng Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Amen. Pagbasa mula sa Gawa ng mga Apostol. Noong mga araw na iyon, nagsalita si Pedro. Alam ninyo ang nangyari sa buong Hudeya na nagsimula sa Galilea nang mangaral si Juan tungkol sa binyag. Ang sinasabi ko'y tungkol kay Jesus na taga Nazareth. Ipinagkaloob sa kanya ng Diyos ang Espiritu Santo at ang kapangyarihan bilang katunayan na siya nga ang hinirang. Sapagkat sumasa kanya ang Diyos, saan man siya pumaroon, ay gumagawa siya ng kabutihan at nagpapagaling sa lahat ng pinahihirapan ng Diablo. Saksi kami sa lahat ng ginawa niya sa lupain ng mga Hudyo at sa Jerusalem. Gayunman, siya'y ipinako nila sa krus. Ngunit muli siyang binuhay ng Diyos sa ikatlong araw. Napakita siya, hindi sa lahat ng tao kundi sa amin lamang, na noon pang unay pinili na ng Diyos bilang mga saksi. Kami ang nakasama niyang kumain at uminom pagkatapos na siya'y muling mabuhay. Inatasan niya kaming mangaral sa mga tao at magpatotoo na siya ang itinilaga ng Diyos na maging hukom ng mga buhay at mga patay. Siya ang tinutukoy ng mga propeta ng kanilang ipahayag na bawat mananalig sa kanya ay tatanggap ng kapatawaran sa kanilang mga kasalanan sa pamamagitan ng kanyang pangalan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Araw ngayon ng may kapal, magalak tayo't magdiwang. Araw ngayon ng may kapal, magalak tayo't magdiwang. O pasalamatan ang Diyos na Panginoon, pagkat siya'y mabuti. Ang kanyang pag-ibig ay napakatatag at mananatili. Ang taga-Israel, payaang sabihit kanilang ihayag. Ang pag-ibig ng Diyos ay hindi kukupas. Araw ngayon ang may kapal, magalak tayo't magdiwang. Ang lakas ng poon ang siyang nagdulot ng ating tagumpay sa pakikibaka sa ating kaaway. Aking sinasabing, di ako papanaw, mabubuhay ako upang isalaysay ang gawa ng Diyos na Panginoon ko. Araw ngayon ang may kapal, magalak tayo't magdiwang. Ang batong natakwil nang nangagtatayo ng tirahang bahay, sa lahat ng bato'y higit na mahusay. Ang lahat ng ito, ang nagpamalas ay ang Panginoong Diyos. Kung iyong mamasdan ay kalugod-lugod. Araw ngayon ang may kapal, magalak tayo't magdiwang. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Korinto. Mga kapatid, hindi ba ninyo alam ang kasabihang napaaalsa ng kaunting libadura ang buong masa? Alisin ninyo ang lumang libadura, ang kasalanan, upang kayo'y maging malinis. Sa gayon, matutulad kayo sa isang bagong masa na walang libadura,
at ganyan nga kayo, sapagkat naihandog na ang ating korderong pampaskwa, si Kristo. Kaya't ipagdiwang natin ang Paskwa, ngunit hindi sa pamamagitan ng tinapay na may lumang lebadura ng kasamaan at kahalayan, kundi sa pamamagitan ng tinapay na walang lebadura, sa gisag ng kalinisan at katapatan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Pagbasa sa mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Madilim-dilim pa ng araw ng Linggo, naparoon na si Maria Magdalena sa libingan. Naratnan niyang naalis na ang batong panakip sa pintuan ng libingan. Dahil dito, patakbo siyang pumunta kay Simon Pedro at sa alagad na mahal ni Jesus. At sinabi sa kanila, kinuha sa libingan ng Panginoon at hindi namin alam kung saan dinala. Kaya si Pedro at ang nasabing alagad ay pumunta sa libingan. Kapwa silang tumakbo, ngunit si Pedro ay naunahan ng kasamang alagad. Yumuko ito at sumilit sa loob. Nakita niyang nakalagay ang mga kayong lino, ngunit hindi siya pumasok. Kasunod niyang dumating si Simon Pedro at tuloy-tuloy itong pumasok sa libingan. Nakita niya ang mga kayong lino at ang panyong ibinalot sa ulo. Hindi ito kasama sa mga kayong lino, kundi hiwalay na nakatiklop sa isang tabi. Pumasok din ang alagad na unang dumating. Nakita niya ito at siya'y naniwala. Hindi pa nila nauunawaan ang nasasaad sa kasulatan na kailangang muling mabuhay si Jesus. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesus Kristo. Isang maligayang pagbati ng Pasko ng muling pagkabuhay sa inyong lahat, mga kapatid. Pangit man nabati ito, pero tatanungin ko, buhay pa ba kayo? Ang ibig kong sabihin, buhay pa ba ang ating pananalig sa Diyos? Yan ang mensahe ngayon sa atin nitong ating pagdiriwang ng Pasko ng muling pagkabuhay ng Diyos. Nais ko pong bigyan ng diin itong ebanghelyo sa kasalukuyan dahil mayroon po siyang sinasabi sa ating dinadanas ngayon. Malimit po kapag tayo ay mayroong problema, mayroon tayong mga taong pinupuntahan, ang tawag natin takbuhan. Kaya minsan kahit alanganing oras, pumupunta tayo sa kanila, kumakatok sa kanilang mga pintuan at sinasabi, pasensya na, wala talaga akong matakbuhan, ikaw lang. Kaya ako nandito ngayon. Ang tanong ngayon is, kanino ho tayo tumatakbo sa ganitong kalagayan ho natin? Kapag tumatakbo man tayo, kanino tayo patungo? Sa ebanghelyong ipinahayag po ngayon, mayroong tatlong tao
na tumakbo. Si Pedro ay tumakbo. And his run is a run of hope. Nung malaman niya na si Jesus ay wala na sa libingan dahil sinabi ni Maria Magdalena, walang pag-aatubili. Tumakbo si Pedro. It was a run of hope. Kasi si Pedro, nung nalaman niyang wala na si Jesus sa kanyang libingan, hindi niya naisip eh na kung ano ang sasabihin ni Jesus. Kasi diba, itinatwa niya si Jesus ng 3 beses. Iniwanan niya si Jesus, tinakbuhan niya si Jesus. Wala siya sa paanan ng krus ni Jesus nung si Jesus ay nakapako. Nung naghahanap si Jesus ng kanyang mga kaibigan, wala si Pedro na siyang nagsabi dati na, over my dead body, Lord, hindi kanila masasaktan. But now, he is running towards Jesus, running with hope, umaasa na pwede pa akong makabawi sa Diyos. Umaasa na ito na yung pagkakataon ko na can I start new life with Him. So tumakbo si Pedro. Tumakbo siya na may taglay-taglay na pag-asa. Pangalawang taong tumakbo ay si Juan. John the Beloved, kung tawagin. Ang kanyang pagtakbo is we call it run of faith. Tumakbo siya dala-dala ng pananampalataya. Tumakbo siya kasi nananalig siya sa Diyos. Tumakbo siya kasi alam niya nung makita niya na wala nga si Jesus sa loob ng libingan nung makarating siya sa puntod ni Jesus, naniwala siya. It's a run of faith. Tumatakbo ako palapit sa Diyos kasi naniniwala ako sa Kanya. Tumatakbo ako palapit sa Diyos, patungo sa Diyos kasi Siya ang pinanghahawakan ko na sa Kanya ako naniniwala. Yan, si Juan. He runs with faith. Ang pangatlong tumakbo ay si Maria Magdalena. Sa sobrang pagmamahal niya kay Jesus, kahit nasa libingan na si Jesus, hindi siya nawala ng pag-asa. Nanatili siya sa libingan, kaya siya ang unang nakasaksi na ang libingan ni Jesus ay wala ng laman at si Jesus ay wala na. At siya din ang nagdala ng mabuting balitang ito sa mga alagad. Nawala na po ang Panginoon. It's a run of love. Hindi niya sinarili yung good news eh. Ibinahagi niya sa mas higit na nangangailangan nito. She reached out and she shared the good news. She ran with love. Mahal niya ang Panginoon, kaya hinikayat niya ang mga mahal ng Panginoon na masaksihan ang kanyang muling pagkabuhay. Mga kapatid, 3 taong tumakbo. May 3 kahulugan. Run of hope, run of faith, and run of love. Sa ngayon, kay Jesus tayo tumatakbo. Ang tanong is, bakit tayo tumatakbo kay Jesus? Tumatakbo tayo sa Kanya kasi nasa Kanya ang buhay. Ngayon, may banta eh sa ating buhay. Namumroblema rin tayo ng ating kabuhayan. Pero mas higit sa lahat ngayon ng ating buhay, kabuhayan or buhay, mas pinapahalagahan pa rin natin ang buhay. Na kaya nating magtiis na ang kabuhayan natin ay maliit lamang ating nakikita o kinikita
Ang mahalaga ngayon, buhay ako. And we come to Jesus running towards Him because we know He is our hope. And now, the resurrected Jesus is assuring us that I am here for you. Na yung inaasahan mo ay totoo. Yung inaasahan mo ay hindi kabiguan. Totoong buhay ako. Dahil para sa ating mga Kristiyano, ang muling pagkabuhay ni Jesus ang rurok ng ating pananampalataya. Pag tumakbo tayo kay Jesus, tumatakbo tayo ng may pananampalataya. Sa kabila ng ating kalagayan ngayon, we question God. We even doubted God. Talagang totoo ba? Bakit ba? Nararanasan ko ito, hindi naman ako naging babayaan sa iyo, naging totoo naman ako, naging tapat ako sa iyo. Why should I have this experience of life right now? Pero sa kabila ng lahat ng yun, si Jesus pa rin ang ating takbuhan. Sa Kanya pa rin tayo nagdarasal. Sa Kanya pa rin tayo kumakapit. Sa Kanya pa rin tayo nananalig. Sa Kanya pa rin tayo tumatawag. At ang Diyos natin, hindi bingi, hindi rin bulag. Napatunayan niya na yan eh. Diba? Noong si Moses ay nagsimulang makipag-usap sa Diyos at kausapin ng Diyos, ang sabi sa kanya ng Diyos, narinig ko ang hinaing ng aking bayan at nakita ko ang kanilang kahabag-habag na kalagayan. Kaya darating ako para iligtas sila. Saying with the promise of Jesus that I'm coming back to you. Just keep the faith. Ka-faith lang. At hindi kita bibitawan. We run to Jesus kasi alam natin siya na lang ang pwede nating kapitan sa ganitong sitwasyon. And we run to Jesus because of love. Sa panahon ng kadiliman, isa lang ang bumabalik sa atin. Hindi man natin nakikita ang Diyos. Hindi man natin nahahawakan ng Diyos. Pero sa panahon na madilim ang lahat, ang alaala ng pagmamahal ng Diyos, ang siyang naging liwanag natin para humakbang ng pasulong at hindi sumuko. Na alam natin, sa nakaraan ng buhay natin, mahal na mahal tayo ng Diyos. Hindi niya tayo pinababayaan. Sa ganitong sitwasyon ba, bibitawan pa rin ba tayo ng Diyos? Hindi. Kasi kahit hindi tayo manatiling tapat sa Kanya, the Lord is still faithful with His covenant with us that I will be your God and you shall always be my people. Yan ang Diyos. Kaya mga kapatid, sa Pasko ng muling pagkabuhay ng ating Panginoon, kayo po ay aking inaanyayahan. Tumakbo tayo palapit kay Jesus. Pag tumakbo ka kasi, isa lang ibig sabihin yun, you run with excitement. Pwede ka kasi maglakad at papetiks-petiks lang. Pero bakit kailan mo tumakbo? Kasi there is an urgency. Bakit ka tumatakbo? Because there is an excitement. There is an excitement that with Jesus, I will find life. In Jesus and with Jesus, I will have hope. That in Jesus, I will have a loving embrace of my God who have offered His life to me just to save me. Mga kapatid, maligayang pagbati sa inyo ng Pasko ng muling pagkabuhay. Muling buhayin ang pananampalatayang maaring namamatay sa kasalukuyan. Muling buhayin ang pag-asang nanlulumbay sa kasalukuyan. Muling buhayin ang pagmamahal na ang pintig nito ay nanghihina na dala ng ating kalagayan
Paano? Run towards Jesus and stay with Him. Kailangan natin mag-charge ulit. Kasi ang cellphone na mahina ang battery, mahina din ang function. Stay connected to Jesus. Run to Him. Kanino tayo tumatakbo ngayon? Kay Jesus. Sama-sama tayong tumakbo palapit sa Kanya. Kasi ang pangako niya ay natupad na, na siya ay muling nabuhay. Happy Easter po sa inyong lahat. Ama ng buhay, kalooban mong maranasan namin bilang iyong simbahan ang muling pagkabuhay ni Hesukristo ang anak mo, buong pagtitiwala sa kapayapaang hatid nito, kami sumasamo. Sa bawat panalangin, ang ating itutugon, Panginoon, dinggin mo kami. Panginoon, dinggin mo kami. Para sa Santo Papa, mga kardinal, obispo, pari, diakono at laiko, patuloy mo po silang patnubayan at bigyan ng lakas upang maluwalhating maitaguyod ang pagpapahayag ng mabuting balita ng kaligtasan sa iyong simbahan sa kabila ng limitadong pamamaraan katulad ng paggamit ng makabagong teknolohiya. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Para sa pamahalaan, puspusin mo ng kaalaman at katapatan ang lahat ng namumuno rito upang mapagtagumpayan nila ang pagpapatupad ng batas na makatutulong sa pamayanan upang masugpo ang kumakalat na COVID-19 at nang makabalik na sa normal na pamumuhay ang sambayanang kanilang nasasakupan. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Panginoon, dinggin mo kami. Para sa bawat pamilya ngayon ay nagkakasama-sama dahil sa quarantine, sanhi ng COVID-19, maging daanawa ito sa mas malalim na pagmamahalan at pagkakaisa tungo sa matatag na pananampalataya. Mapaghandaan nawa nila ang muling pagsisimula ng bagong buhay pagkatapos ng pagsubok na ito. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Para sa mga overseas Filipinos, sa kabila ng pagiging malayo sa pamilya at nakararanas ng kawalan ng pag-asa sa kinabukasan sa panahon ng unos, makatagpunawa nila ang mga anghel ng Diyos na tutulong sa kanila upang maitawid ang kanilang mga sarili sa pagsubok na pinagdaraanan. Pagkuhanan nawa nila ng pag-asa ang muling pagkabuhay ni Hesukristo. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Para sa mga frontliners at lahat ng mga tumutulong upang labanan ang COVID-19, patuloy mo po silang bigyan ng sapat na lakas at proteksyon. Gayun din ang mga dalubhasa, pagkalooban mo sila ng kaalaman upang magamit nila sa pagsasaliksik ng lunas upang masugpuna at hindi na magbuwis ng marami pang buhay ang sakit na ito. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Diyos naming Ama, tunghayan mo ang iyong mga anak nang may pag-ibig at patnubayan mo kami sa aming paglalakbay tungo sa kaligtasan at kaluwalhatian mo. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Hesukristong
aming Panginoon. Amen. Amen. Ngayon po ay sama-sama tayong manalangin sa kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. At sumaiyo rin. Ngayon mga kapatid, ibigay natin ang kapayapaan ng ating Panginoong Hesus na muling nabuhay sa isa't isa. Sino man ang katabi niyo diyan, batiin niyo po ng Happy Easter and peace be with you po. Happy Easter and peace be with you. Peace be with you po. Happy Easter. With you. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, lubos mo po kaming pinapatnubayan at lubos din po ang aming pasasalamat dahil hindi mo kami iniwanan. Sa halip, patuloy niyo po kaming ginagabayan at patuloy niyo po kaming sinasamahan. Salamat sa inyong pagbalik at muli kayong nabuhay upang bigyan ng panibagong kahulugan ng aming buhay na sa gitna ng aming hinaharap sa kasalukuyan na may banta sa aming mga buhay. Ikaw ay nandyan upang sabihin sa amin na nandyan ka lang upang harapin ang kamatayan, ang mga bantang ito at panatilihin kaming buhay sa pamamagitan ng iyong biyaya at pagpapala. Ikaw ang Panginoon naming lubos na inaasahan at hindi mo kami binigo. Ikaw ang Panginoon naming lubos naming pinaniniwalaan at hindi mo kami pinabayaan. Nanatili kaming kumakapit sa iyo, nanatili kaming nananalig sa iyo, at patuloy mo nawa kaming gabayan at pagpalain. Ang lahat po ng ito ay hinihiling namin sa ngalan ni Jesus na muling nabuhay, aming Panginoon at tagapagligtas. Amen. 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 Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Maari ubang pakiyuko ninyo ang inyong mga ulo at tanggapin ang pagpapala ng Diyos na may kataimtim, may taimtim at katahimikan. Ang Diyos na lubos at kumukupkup sa inyo, pakundangan sa pagkabuhay ni Jesucristo, ay siya nawang magpala sa inyo ng kaligayahang magpas sa walang hanggan. Amen. Amen. Kayong pinagkalooban ng manunubos ng walang maliw na kalayaan, ay pagkamtinawan niya ng kanyang pamanang buhay na walang hanggan. Amen. Amen. Dahil kayo ay kaisa niyang bumangon mula sa kamatayan
pakundangan sa pananampalataya at binyag. Kayo naway makatambal ng mga nasa kalangitan, pakundangan sa inyong mabuting mamumuhay ngayon at magpas sa walang hanggan. Amen. Amen. At kayo nawa kasama ng inyong mga mahal sa buhay ay patuloy na pagpalain ng ating Panginoong Hesus at ang kanyang mapagpalang kamay, ang kanyang makapangyarihang kamay, ang siyang maging gabay ninyo at proteksyon sa buhay. At ang kanyang sapat na biyaya nawa ay maging lakas ninyo upang harapin ang mga hamon ng buhay na sa kasalukuyan ating sama-samang hinaharap. At pagpalain nawa kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Amen. Umayo kayong taglay ang kapayapaan upang ang Panginoon ay mahalin at paglingkuran. Alleluia, alleluia. Salamat sa Diyos. Salamat sa Diyos. Alleluia, alleluia, alleluia. Happy Easter sa inyong lahat. Happy Easter po. Happy Easter po. Mga kapatid, nasa kalagayan po tayo na kailangan ng social distancing para sa ating kalusugan. Pero hindi ibig sabihin na hindi po tayo nagkakaisa. Mayroon pong nagbubuklod sa atin at ito ang ating pananampalataya. Kaya sa araw po na ito na ipinagdiriwang natin ang kapistahan ng muling pagkabuhay ng ating Panginoong Hesu Kristo, dapat nating ilagay sa ating mga puso at isip na may pag-asa. In behalf of the Filipino Community Core Team, malugod ko po kayong binabati ng Happy Easter. And God be with us. Kafit lang po tayo! Thank you.